Muli na namang umaligid ang mga barko ng China sa gitna ng Mizon ng BFAR at Philippine Coast Guard nang samahan ang mga mangingisdang Pinoy sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. May mga pagkakataon pa ang hinabol ng China Coast Guard ang bangka ng mga mangingisda para iharas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrick De Jesus live. Patrick. Dominic, magkasamang nag-maritime patrol ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Recto Bank, partikular sa Iroquois o Rizal Reef sa West Philippine Sea. Tinulungan din ang mga mayangisang Pinoy sa paglalatag ng payaw. Dapit hapon ng Martes, April 2, mula sa Buliloyan Port sa Palawan, naglayag ang barko ng BFAR na BRP Lapu-Lapu para samahan ang mga mayangisang Pilipino patungong Iroquois o Rizal Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea upang maglatag ng payaw o fishing aggregating device. Madaling araw ng Miyerkules, nakarating ang barko ng BFAR sa Quezon, Palawan kung saan tinagpo ang nasa 25 mayangisda. Bandang gabi, may namataan namang barko sa bahagi ng Magat Salamat Reef na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Navy o warship ng China. This is Chinese naval warship calling on your Chinese naval warship. Over. Chinese Navy warship. This is Philippine government vessel, BFAR MNOP-51. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our planned route. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Halos dalawang araw nagtagal ang paglalayag bago nakarating sa bisinidad ng Rizal Reef noong Huwebes. Kasama ang aalalay sa misyon ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Capra. Kapansin-pansin naman ang ilegal na presensya ng hanggang sa dalawang barko ng China Coast Guard. Mag-alas 6 ng umaga ngayong Huwebes, April 4, tayo ay patungo ng Iroquois Reef. Sakay tayo nitong barko ng BFAR, ang BRP Lapu-Lapu, para nga maglatag yung mga mayangisang Pilipino ng payaw. Kasama sa misyon, itong barko ng Philippine Coast Guard o PCG, ang BRP Capra. Pero sa hindi kalayuan ay mayroon na tayong makikita o mayroon pa tayong makikita na dalawang barko. Ang mga barkong yan ay mula sa China Coast Guard. At kagabi pa ay nakasunod na nga ang mga ito at nagpapatuloy ang kanilang presensya. Ang PCG nagbato ng radio challenge sa mga barko ng China. The China Coast Guard vessel 21556. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Capra MRRV 4409. Iroquois Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to UNCLOS. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Isa-isa nang naghulog ng payaw ang mga mangisda. Traditional na paraan ng payaw upang makaakit at magsilbing pansamantalang tahanan ng malalaki at iba't ibang klase ng isda kung saan sagana ang Iroquois Reef at sa iba pang likas na yaman. Sa ngayon ay inihuhulog na ng mga mayangisang Pilipino mula sa kanilang bangka, yung mga payaw. Makalipas ang ilang linggo ay babalik sila rito sa Iroquois Reef para makita kung gaano karaming isda ang kanilang posibleng mahuli sa tulong ng mga payaw. Habang patuloy sa paglalagay ng payaw ang mga mayangisang Pinoy na natili ang presensya ng mga barko ng China Coast Guard, may mga pagkakataon pang lumalapit at pumapaligid ito sa mga bangka maging sa barko ng BFAR. Hinabol din ng barko ng CCG ang ilan sa mga bangka para iharas sa paglalagay ng payaw. Nakahawak pa nga ang ilang tauhan ng China Coast Guard sa animoy itinututok na water cannon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang misyon kung saan 10 payaw ang nailagay sa malaking bahagi ng Rizal Reef. Bagay na ipinagpapasalamat ng mga mayangisda sa BFAR at PCG. Isa naman sa pangamba ng mga mayangisda ay baka alisin ng mga dayuhang barko o mayangisda ang inilagay nilang payaw. Pag-uwi namin, sabi kami na paano kaya may balikan kaya tayong payaw pag balik natin doon baka sakaso.
Kasi kinukunan nila ng ano sir eh, pag bawat mabitawan na namin yung steel, nandun sila sa gilid, pag kinukunan nila ng laklong din lahat na area. Oo, yan ang kinakatakutan namin kasi sayang ba kasi malaking tulong na yun na hanap buhaya namin yung payaw na nailaglag doon. Kaya kahit papano, nagbayanihan kami dito na mailaglag yung payaw na para mayroon kaming hanap buhayan, dagdag hanap buhayan. We have asked the support of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course for the Filipino fishing boats, no? To support the government, no, in monitoring this payaw na nandyan pa din. And the moment na maputol sila, ay i-report nila agad ito sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi naman ng PCG, ang presensya ng mga barko ng China kahit sa Recto Bank ay patunay lamang ng patuloy nilang pahingialam sa ating mga aktibidad. Ang Chinese Coast Guard, it's not true na it's only the resupply operation that they are preventing the Philippine government from carrying out. But they are also, do not hesitate, no? To prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. It's because, again, they have this ambitious and greedy claim justified by their 9-line claim, now 10-line. Sa gitna naman ng misyon, namataan ang lumilipad na Poseidon plane ng US Navy, pero ayon sa PCG, wala silang koordinasyon dito. Dominic, ang payaw laying project ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo sa pagsusulong ng food security at pagtitiyak na natutulungan ang mga maingis ng Pinoy na naghahanap buhay sa West Philippine Sea. At Dominic, sa nakalipas ka na misyon sa Iroquois Reef ay wala namang nasaktan sa kabilayan ng mga naging harassment mula sa mga barko ng China. At naging matagumpay nga yung paglalatag ng hanggang sa 10 payaw. Plano pa ng pamahalaan na dagdagan o gawing masadalas ang mga ganitong programa para dagdagan pa yung tulong sa mga maingisdang Pinoy. Dominic. Alright, maraming salamat Patrick De Jesus.